guys, good morning. Nandito na naman po tayo sa ating maliit na kusina. Magluluto po tayo ngayon ng maasim. At pag humigop pa nito, ikikiligin daw po sa asim. All natural po ang ating gagawin, especially po sa ating mga nilalagay na seasoning mix. Ang ating gagawin po ay very natural po ang ating gagawin. Magsisigang po tayo ngayon ng baboy. Sinigang na baboy ang ating gagawin ngayon, para po makahigop tayo ng sabaw po, lalo na sa panahon na umuulan-ulan, masarap po ito. Magluluto po tayo ng sinigang, ipapakita po ang aking mga sasahog na sobrang natural po na pagkain, natural food na ginagawa natin na sinasahog sa mga sinigang na baboy po. Ipapakita ko sa inyo na pure po ang ating gagawin na ipanghalo sa ating sinigang. Ayan po ang ating baboy, bumili po tayo yung may ribs, saka may taba. Kasi may nag-request sa akin, gusto na nila ng mataba-taba. Yan po, ang ating baboy. Sariwang-sariwa po siya yan. Yan. May buto, saka may taba, ang halo. Mayroon po tayong labanos. Yan po. Kailangan ang pagluto ng sinigang, may lab, may kasamang lab. So, may sitaw, kaya may lab, kasi labanos po. Mayroon po tayong kangkong. Yan, kita nyo naman yung ating kangkong, fresh na fresh po. Yan. Yan. Kita nyo naman, sa kulay pa lang, at fresh. Sitaw natin, ayan po, ating talong, ayan, ating okra, at ating siling mahabang kulay green. Saka ating gabi po, ayan, pure po ha, pure. At ating, ayan po, pangpaasim kilig po, ang ating sampalok na pure din po ang ating ginagamit. Hindi po tayo lalagay ng powder po. As soon ang ating kamatis, ayan, sibuyas, and igigisa po natin ang ating baboy po sa paggawa natin ng sinigang. Papalabasin po natin yung lansa ng baboy bago natin gawing sinigang. Sobrang simple lang po. Ayun po, nakikita yung ating ingredients, ang ating pangsahog, na sobrang simple lang po. Asin lang po, at konting patis, okay na po siya. Hindi na po tayo maglalagay ng mga powder mix. Ito po ang papaasin natin, pure si sampalok po ang gagawin natin, saka pure gabi ang paggawa ng sinigang. Wala pong halong preservative. Puro natural lang po ang ating gagawin. Ayan po yung ating baboy. Nakikita nyo naman, fresh na fresh siya. At ating gulay po, na fresh na fresh. Ayan po. Paggawa po tayo ngayon ng sinigang na baboy po. Okay, so yung ating talong. Alam nyo, pag naghihiwa po pala tayo ng gulay, bago tayo hiwain yung mga gulay natin, ihugasan nyo muna po bago hiwain yung gulay para malinis po siya. Pagtapos nyo na nahiwa po ang gulay nyo, hugasan nyo po ulit para maging perfect po siyang paglinis natin ng gulay. Ganun po, para pag-prepare tayo, laging malinis po ah. Yun po, nag-prepare na tayo, naka-ready na po lahat. Nag-init lang tayo ng konting mantika, saka igigisa po natin itong ating baboy para lumabas yung lansa sa bawang sibuyas. Pagtapos na nagisa na, saka natin nilagyan ng tubig, yun na po ating sinigang na baboy po. At saka yung ating sampalok po, ayan po, yan. Yung katas niyan po yun ang gagamitin natin sa pagsabaw na ating sinigang na, ano po, sinigang na baboy na may sampalok po yun. Yung papaasin natin po, natural po siyang sampalok po, ayan. Ayan ating gagawin. Saka itong ating gabi, para maging malapot po ang ating sinigang para masarap po. Yan po, i-ready ko na po at magluluto na po tayo. Ating lahat sibuyas. Ang ating baboy. Yan po. Sige, lang natin po. Para maalis po yung lansa ng baboy po. Ganun po yung siknik po sa sigang po. Kumbaga parang paluto-lutuin natin yung ng laman ng baboy dito sa ating pagano. Isa, pagtapos niyan, tatanggalin po natin yung bawang para prepare natin po sa ating sinigang. Eh yung bawang natin, yung slice na niya, malaki po 'yan. Pinipit lang. Hindi ko pinino kasi nga pang tatanggalan ko muna ng lansa ng baboy. Pagtapos nito, pag na yung balat niya, ganyan yan.
pag ganito na yung balat, pwede na yan. Yung iba hindi pa kasi yung ituan natin yung maliit. Pag maano lang, matanggal na yung pula ng laman ng baboy, saka po natin tatanggalin yung bawang po. Yan po siya, yung ating sinigang. Yan. Igigisa lang natin ng konti. So, nalagyan natin ng tubig para mawala lang yung lansa ng baboy po. Ayan na po yung ating baboy. Ayan. Yung ating gagawing sinigang. Tatanggalin po natin itong bawang natin kasi yung baboy natin nawala na yung pagkapula niya. Ayan. Ganun po ang aking ginagawa sa pagsigang po. Ang technique po. Ayan. Tatanggalin na po natin yung bawang. Ayan po, yung bawang, tatanggalin na po natin to. Ayan. Hindi natin kasama yan sa sinigang. Lalagyan na po tayo ng tubig. Ayan. Sa ating sinigang. So, ilalagay po natin itong ating yan, yung katas ng sampalok, ilalagay po natin yan dito. Dudurugin muna po natin yung sampalok, yung laman sa loob para po magkatas po siya ng lalo, para lalong umasim po yung ating sinigang po. Yan po, natural po yung ginagawa po natin ha. Wala po tayong nilalagay na mix na powder mix na sampalok po. Puro natural po ang ginagawa po natin. Kumbaga healthy po siya ang ginagawa natin. Yung sa iba po pala, nag-slice ba tayo ng talong, di ba? Minsan walang tubig, nangingitim. Kaya tayong ito, ginagawa natin po ang talong, nilalagay natin sa tubig para hindi po siya mangitim. Yun po sa mga nagsisimula pa ng magluto-luto, ganito po ang technique para hindi mangitim yung talong nyo, babad nyo po sa tubig para hindi po siya mangitim. Ayan po. Tingnan mo yung fresh pa rin siya bago ihalo mamaya sa atin, sinigang po. Ayan na po yung ating sinigang. Ayan. Ilalagay na po natin yung ating gabi. Pure gabi. Ayan. Ayan po. Kikita nyo naman. Ayan. Sakto yung ano ng gabi mamaya. Paglambot saka yung baboy saka paglambot niya rin. Sabay sila. Saka ilalagay natin mamaya yung ating mga gulay. Susunod natin. Ilalagay na po tayo yung ating gulay, yung ating okra. Ayan, okra po. Ayan, labanos. Ayan, masarap ang ating sinigang pag maraming gulay po. Ayan, bawang sibuyas, kamatis. Ayan po. Ayan po. Sinigang. Ating gabi. Ilagay na rin natin ang ating talong. Tingnan yung talong natin, hindi nangingitim dahil nakababad po sa tubig. Ganun po sa mga nag-start pala magluto-luto, lalo sa mga lalaki na magkaroon ng pamilya na hindi masyado marunong magluto, hindi kayo tumingin po sa YouTube. Yan. Type nyo lang yung Bong TV official po. Kung hindi kayo yung mga luto po na natural lang po ang aking ginagawa. Ayan. Diba? Nakikita nyo, daming sahog. Ayan. Ayan.
nagugutom na rin po ako sa luto ko na to. Pagtapos nito, luto nito, pakain na rin ako. Gutom na. Ayan po. Ang ating sitaw. Ayan po. Ayan natin. Dami siya, di ba? Ayan. Panagsigang kayo, mas masarap pag maraming gulay. Yung nabibili natin sa mga tindahan po, sa mga karinderya, hindi maraming gulay. Siyempre, eh, pangtinda kasi nila, dapat to, kahit pangtinda pa rin, marami pa rin gulay dapat nilalagay nila. Para balik-balikan ka po ng tao kung ikaw ay nagtitinda ng may karinderya ka po. May karinderya ka, dapat kumplito pa rin yung lagay mong gulay. Para yung bumibili sa'yo, pabalik-balik po. Ganun lang po ang technique nung. So, iwasan po natin gumamit ng mga powder seasoning. Gawin po natin natural yung ginagawa natin para makatulong rin sa ating kalusugan, sa ating health ba. Siyempre, nag-iiba ng panahon ngayon. Mas maganda yung kinakain natin, healthy po. This, ano, ingredients. Gumagawa tayo ng ibang pamaraan na nababawasan po yung ating nilalagay sa ating pagkain na healthy. Ang habol po natin dito, healthy food. Ayan. Tingnan nyo naman po, diba? Sobrang dami ng gulay. Ayan. Ating sinigang. Ayan. Problema lang yung space lang ng ating nilutuan. Medyo maliit. Ay, sagit yung ating camera. Ayan po. Tapos nito, kakain na rin ako, gutom na rin ako. Wala pa akong almusal, pangtanghalian na to. Pakuluan lang natin konti yan, perfect na to. At kakain po tayo. Ayan guys, natapos na tayo sa pagluto ng ating sinigang. Nakikita nyo naman po ang ating sinigang na sobrang daming gulay. Ayan po. Ayan. Nakikita nyo naman. Luto na po siya. Ayan. Hindi na natin parang half cook lang yung gulay gagawin natin. Ayan po. Nakikita nyo. Sarap po yan. Ayan guys, natapos na tayo sa pagluluto. Pinawisan tayo ng husto. Kasi siyempre, yung lugar ko mainit lang, maliit din yung pwesto, maliit lang yung kusina ko sa pagluluto ng ano, mga niluluto kong mga ulam. Kaya medyo pinawisan po tayo. Ito po, nagtatapos na po tayo sa ating pagluluto ng sinigang. Ihikop po tayo ng sabaw na maasim na lasang-lasang sa pano sa kagabi po. Ayan po, kakain po ako ngayon ng tanghalian. Bali, ano na to? Almusal sa katanghalian na to ang kakainin ko ngayon. Kasi hindi pa ako nag-almusal. Ang ginawa ko, nagluto pa ako yung content ko na pagluluto, na sinigang na baboy, na wala po siyang wala po siyang mga ano, powder mix. Ang ginagawa po natin po, all natural po. Ang gabi, totoong gagabi, totoong sampalok po. Ayun po, papakita sa inyo, kakain na po ako, naguguto na po ako. Kakain na po ako, yan. Inunti ko lang kasi matutulog na ako, kaya konti lang kakainin ko lang muna. Bawi na lang ako pagising, mamaya kakain ako na marami po. Ayan guys, kakain po tayo ngayon ng ating nilutong sinigang. Ayan, oh, natapos sa po. Ayan po, nagutom na po ako. Ayan, yung niluto kong sinigang kakainin po ngayon. Ano ba, may ano to, almusal sa katangalian na po to. Kaya, magutom kayo. Lalo sa ginagawa ko. Ayan. Pag kumain kayo nito, ano, lalong maganaan kayo pag sinigang, lalo niya sa ibang bansa, malamig ngayon yung panahon dyan. Di ba, December na, malamig na yung nag-uulan ng yelo. Dapat yung kinakain yan, diba, may mga mainit na sabaw. Ito, nagluto po ako ng sinigang, baka rigid din pa kayo nakapagluto. Manuto nyo ngayon yung sinigang na baboy, or depende kung ano yung gagawin yung sinigang. Po. Ang sakto yung asin. Kain po tayo. Ito, talong. Ito yung gabi. Yan, totoong gabi. Yan. Yung manos eh. Masarap yung gabi natin. Ito.
sakto yung pagalambot niya. Nanonood dyan, magluto na po kayo ng sinigang. Pero gamitin niyo po yung totoong sampalok po, saka yung gabi, para maramdaman niyo yung lasa ng niluto niyo yung sinigang. Masarap po. At yung gulay, hapok lang yung pagluto niyo po. Pag natakas, hindi masarap. Pag hapok, masarap po. Ayan po, hindi ko na papakita lahat sa inyo na kumakain ako. Baka lalo kayong malaway. Tatapusin ko na po dito yung aking pagbablog. Sana po, tuloy-tuloy lang po ang suporta nyo sa akin. Tatanawin ko na utang na loob yun. Dumating man ako sa mataas na lugar, maalala ko po kayo na isa po kayong tumutulong sa akin. Lalo dyan sa mga kilala ko na mababait na tumutulong sa akin. Maraming salamat po talaga na dyan po kayo na tumutulong sa akin. Ang ginagawa ko, alam mo naman ninyo, sinasabi ko naman sa inyo, ito yung ginagawa ko, ito hindi lang para sa akin, ito para sa nangailangan na hirap sa buhay. Katulad sa probinsya namin, may iba doon, hirap talaga sa buhay. Kaya itong ginagawa ko para makatulong po sa kanila balang araw. Ano po, huwag kayong magsasuporta sa akin, sa aking YouTube channel, Bongos Nyat TV Official, at saka manood po ng mga video ko. Subscribe nyo para update kayo sa mga video ko. Yan po, ingat po kayo lagi at huwag magkalimutan manalangin po sa taas sa ating Panginoon na iligtas tayo sa araw-araw na ginagawa natin at pagbutihin pang ating mga blessing na dumadating sa atin. Yan po, ingat po kayo at pangalian na po, kumain na po kayo. Ayan, para mabusog po kayo. Mag-isip na kayo bukas kung anong lutuin nyo para sinigang, para mas masarap po. Daming gulay para okay po sa ating katawan, healthy po. Diba, masarap ang buhay pag kumain ng gulay. Ayan po. Ingat po kayo. Maging mahaba yung buhay natin pag kumakain ng gulay. Diba? Ayan po. Ingat po kayo. Bye-bye po. At huwag kalimutan po i-hit ang notification bell at mag-like para updated po kayo sa aking mga video na ina-upload. Ayan po. Bye-bye po. Ingat po kayo. God bless po.